So guys, ang gagawin natin ngayon is mag-open ulit tayo nitong na-order natin sa Shopee. Dumating siya kanina. Tawag siya. Professional recording. A few moments later. Oh no! Nasaan ba yung tubo? Kung okay siya, kung i-recommend ko siya sa inyo. Dito daw yan. Na lang yung... So, bale, ito yun, guys. O, tignan natin. Open na natin siguro. Tara. Ilang gunting. Wait lang ko kung ano. 1 minute, 37 seconds later. So, set na tayo, guys. Ang sasabi ko naman dito, okay naman yung packaging niya. Kasi may bubble wrap siya. Like, nung na-order ko nung una sa tripod. Kasi mura lang yun, eh. Sobrang mura. Walang baka ganun. Pinasabasa lahat. So, check natin ito. Ginagawa mo! Yan. Sini lagi soundtracknya. Yang paling keren dari kasih, yang dari kota ini. Itu yang paling penting banget. Kalau tujuan keren dari proses itu, fokus dari Nino. Keren kesan sih guys, ya. Magbalik tayo ng video kung paano siya gamitin kasi yung hindi ko paano gamitin. Ayun siya. Ayan, may note, may note na lang siya. Ito yung note yung gamitin sa ito. VA tested daw. Thank you. And maganda naman siguro sa Farm Games Home. Mamaya ibibigay ko sa inyo yung link nila. Nasaan ba yung tubo? So, mamaya, patay yan siya guys. So ito yung ano natin. Ito yung mic niya.
So set up natin yan mamaya. Pero hindi ko alam kasi kung paano ito eh. Pero tuturuan ko rin kayo. Tuturuan ko eh, hindi ko alam. Nasambay ang tubo. A few moments later. So yun na nga guys, ito na ang ating BM800 na mic condenser with speaker na rin siya at saka connected na sila pareho sa V8 sound card. Ayan. So mamaya papakita natin kung paano gamitin ang V8 sound card na yan. So kung maganda ba yung mga effects na meron siya, no? So yun guys, abangan ninyo yung tutorial natin kung paano siya gamitin. So, at saka ipaparinig din natin yung song kung magagaganda ba yung boses natin dito sa dalawang ito. So, yun lang guys. Kaya lang ang humusga kung okay ba itong gamitin. So, sige. Next video tayo. Hi guys. So, itong ating V8 sound card. Yan. So, so, ito nga yun guys. So, check natin yung likod niya. Kung ano yung mga pwede natin isaksak dyan. V8 sound card to. Ito siya guys. So, yan. So, makikita natin yung live 1 tsaka yung live 2. Yan yung ginagamit natin para magla-live tayo sa Facebook or sa YouTube. Kung gusto natin mag-live, kukonect lang natin siya sa mobile phone nyo or kung gusto nyo sa computer nyo. Yan, gamit itong cord na to. So saksak lang natin yan guys, no? Mobile or desktop or kung meron kayong laptop, yan dyan lang natin i-connect pag magla-live tayo. So video live yan. Then after nyan, ito naman tayo sa accompany instrument. Nagagamit naman natin yung accompany instrument na yan pag halimbawa meron kayong organ, so sounds yan, or piano, or pwede rin naman yung electric guitar. So may mga saksak naman yun eh. So i-connect lang din natin dyan, maririnig na yan. So or tong phone, pwede rin tong phone na to, pwede natin gamitin yung mobile na yan para gamitin as a company instrument na yan. Through magkakaraoke ka, di ba, mag online ka lang na YouTube, then magpiplay ka na ng video. Yan, so pwede mo siyang gamitin. And syempre nalaga din itong pag-charge na yan guys. So charge lang din natin yan para hindi malopat. Then ito namang earphone na yan, speaker na yan, gagamit natin yan, na tsaka yung headset na yan para marinig nyo yung mga sounds na nadideliver nyo kung maganda ba pag nag-live kayo, di ba? Then mahalaga din itong si condenser mic. Ito siya guys, yan. Yan yung ginagamit natin pag mag-cover tayo ng kanta or mag-live stream kayo. Yan yung ginagamit na para ma-deliver na maganda yung mga sound effect nitong V8 na ito. So gamit ito, sasaksak lang natin yung mic condenser natin dito. Then pwede naman itong dynamic mic na to, which is nagagamit siya pag yung mga sa video okay, ganyan. Yung mga mic ng video okay, yung malalaki yung saksak niyan, diyan mo pwedeng i-connect sa dynamic mic. Okay guys, so mamaya i-testing natin itong V8 sound card natin na to para ma-try natin yung mga effects niya, no guys. So yun, tayo dun sa video. Hey guys, so ito yung V8 sound card natin. So naka-open siya eh. So close natin muna. Ayan, so yan yun. So V8 sound card. So ito yung power button niyan. So i-click mo lang siya at least 3 seconds para 3 seconds para ma-open siya. So 1, 2, 3. Yan. Okay na. Open na siya guys. Then syempre para mas effective yung ano natin, pwede natin i-try yung naka-live siya. Ito. Pwede tayo mag-record live din para mas maganda yung sound set. Mag-click ko na dito. Naririnig nyo na ba ako guys? So yan. So naka-connect na siya, no? Then syempre ito yung sa mic niyan. So maximum tsaka yung sa minimum niyan. So since naka-maximum siya, kaya medyo malakas. Pero pag hininaan natin niyan ng paunti-unti, hindi nyo na ako maririnig. So pag nilakasan na natin siya, ayan, full na siya.
Then syempre sa echo din. Sa echo niyan, ayan. So minimum and maximum. So since naka-maximum niyan, kaya malakas yung echo. Hinaan natin, ayan. So ganyan ang boses pag walang echo. Natural lang guys, no? So pag nag-live stream ka, pwedeng ganito yung boses mo. Pero, or pwede mo naman lagyan ng echo. Ayan. So kung mag-record ka ng kanta, pwede mo ding i-record din naka-live yan sa Facebook. Or depende sa gusto mong gawin, no? So yan, ang maximum na yan, yung echo. And after nyan, meron tayong mga option dyan, like kung treble yun, sa sound effects to it, and sa bass, kung yung gusto mong malakas yung bass nyan, ito lang, maximum at saka minimum. So, maganda naman siguro kung malakas yung bass nyan. Tapos, sa record, since ito yung record, syempre, like ngayon nag-record ako itong video, gamit ito, ako next. So, kapag kayan inina... Hindi mo ako narinig kasi nakakonect yan dyan. So, ininaan ko yung record. So, walang sounds talaga. Then, sa music din. So, kapag nagsasounds ka, like yung background music mo, pwede mo ito yung lakasan mo at inaan mo, no? Then, ito naman yung sa monitor. Like, pag naka-speaker ka or gamit mo yung computer mo, kung gusto mo mag-inaan yung sounds dyan, yan, ito rin gamitin mo. Ayan. So, nawawala yung hello. Nawala siya. Nawala dun sa headset ko. Yung sounds niyan, no? Pero pag naka-live ata, meron. Iwan lang. Then, yun. After niyan, so, meron tayong mga iba't ibang klase ng effects. Meron dito. Pero magbago-baguhin yung boses mo. Depende rin yan sa trip mo, no? Like, pag nag-live stream ka, or magre-record ka ng mga kanta, so, dito yan, meron yan. So, for example, itong electro. Ang electro na to ay ginamit ni Casey Tandingan last na kumanta siya ng or nag-record siya ng Rolling in the Deep. So, ginamit niya yan. So, gusto niyo marinig. Try natin. They say fire started in my heart. Yun. Ganun din yan eh. Yung number 2. You make my... Ano ba yan? Yung sa may fireflies. I like to make myself believe that the planet Earth turns slowly. Yeah. They say fire started in my heart. So yun guys, yun yung ginamit natin yung electro na effects. Yun lang yun, yung electro na to. Ito to, yan yan. Then, daman tayo sa pitch bend. So, ito naman yung sa iba't ibang klase ng voice. Like, pwede mong gawing babae yung boses mo pag nag-live stream ka. Sabi ko nga, di ba? Pwede mong gamitin yan. Try natin. Click ko, ha? So, ayan guys. So, ayun na nga. Ginamit ko na yung pambabaeng boses. So, maganda pa rin yung boses ko pag babae. Pero parang naman mga, oh my God. Arte. Okay, so yun. Pwede mo ring baguhin yung boses pwedeng panlalaki. Like ito. Ito naman yung parang napaka laki ng boses, ang lalim, no? So mga babae na gusto maging lalaki yung boses, ito yung gamitin nyo. Pitch bend number 2. Then number 3 yung pambata. Ito yung pambata. So mostly ginagamit ito ng mga DJ, no? Yung sila DJ Chacha, ganyan. Gumagamit din sila minsan ng mga ganito pag sila nagla-live stream, ganyan. Sabay, i-click nila ito. Ganon. So, yun. So, pwede din yung parang demonyo yung boses. Ito, oh. Or yun. Ito. Hello, ayan. Parang demonyo yung boses. Nasaan ba yung tubo? Ganon. So, yun guys. So, yun na nga. Yun na yun sa pitch bend. So, babae, lalaki, bata, then, means, yun ko kung demonyo ba yun? Or alien, no? Hindi ko alam. Basta yun na yan. So, itong elimination, ano po kung saan gamit?
So hindi ko talaga alam yun, guys. So shockwave, minsan parang mas malakas yung echo pag shockwave. Ayan. Ayan, so maganda yung pagkaka-deliver nung music, I mean yung mic nito, yung voice ko sa mic na ito pagdating. Gina-click ko to. So, kasi na ma-echo. So, pero, siguro pag nagtitimpla ka, tinitimpla mo yung mic, mas maganda na ito. Itong gamitin na to. Ito, ito, ito. Kasi yung lakas niya yung shockwave siya. Then after niya, MC lang. Natural voice. Naku, yun na. Ganyan lang. So, dodge naman. Ito naman is ginagamit pag yung ba may sound effects kang ginagawa or may background music ka tapos bigla ka magsasalita, pusa siyang hihina. Yan. Then maghihina siya lang tapos pag hindi ka na nagsalita, babalik na naman siya. So minsan ginagamit ito, minsan sabi dun sa mga peryahan. Paano masabi? Then after yan, ito na tayo sa mga sound effects yung meron dyan. So itong cheer. Then yung number 2, ito, embarrass. Okay, ko ah. Gun. Despite. I like it, I love it, I want some more of it. Luck. Luck. Pay attention. Ding, ding, ding. Is. Tapos minsan yung magbabackground song ka tapos bigla kang mag-DJ-DJ. Yan ito. 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 Okay, okay. Our time now is our 11:30. Noon. Song to. Parang background song. Hello mga lords. Yan. So okay na tayo dyan sa mga sa sound card natin, sa V8 sound card. So far naman sa pagte-test ko naman is maganda siya, no? Maganda to. So i-recommend ko to kung gusto niyo bumili. So alam ko pag bibili ka ng isahan is nasa 1,000 plus siya, no? Or may mura siguro sa Shopee, magtingin na lang kayo, no? Pero based naman dun sa pinilihan ko, ipwede kong iwanan yung link para makita ninyo kasi set na yung binili ko, yung BM800 na mic condenser niyan, then itong kasama na itong V8 sound card. Ayan guys. So, mamaya te-testing natin yung kakonek itong, ito yun kasi guys. Ito. Hello. Hello. Ayan. So, ito yung ginagamit ko ngayon na narinig nyo ako from start, from kanina. Ito yun. BM800 na mic. So, ginagamit yan pag nagre-record ka ng mga gusto mo mag-cover ng mga kanta. Diba? So, pwede mong gamitin itong mic na ito kasi maganda siya. So, recommended ko rin siya sa inyo, guys. So, magta-try tayo ng kanta mamaya, guys, no? So, konti lang siguro, mga ilang minutes lang kasi, or seconds lang siguro kasi baka makopyright tayo pag masyadong mahaba yung kanta. So, yun lang. Salamat.